kayo ay nanonood kay Kasabwat ang SJ. Mabilisan lang to, medyo mahaba-haba kasi itong parang magulo, no? Mabilis tapos mahaba. Walang shoutout, shoutout na lang sa lahat. Thank you sa mga sumusuporta. So ito, dumako na tayo sa ating alamat ni RSJ. So ito na ang ating alamat. Ang alamat natin ngayon ay alamat ng Katol. So ito na ang kwento. Mayroong mag-asawa. Ang mahirap sila eh. So nag-decide sila na ipaampon ang kanilang anak. Asanggol pa ito. So sinabi nga nung mag-asawa, no, sabi ni ang pangalan ng magulang ay Ann, tapos yung lalaki na asawa niya Eddie. Yun, Ann and Eddie. Ang anak nila ay si Jenny. Yun, nag-usap sila, no, ipampun na lang natin ang anak natin kasi di natin kayang buhayin dahil may hirap tayo eh. Diba? Parang ang pangit nung conversation nila. So, ito, ituloy natin ang kwento. Yung pinampon na nga nila, no? At ang nagampon ay isang ano. Siyempre, hindi sila nagkaanak, no? Nagampon mayaman, siyempre. Mayaman. So, inampon na nga. After 18 years, yun, nagdibon na nga si Jenny, no? Eh, nag-birthday nga. Ayun, nag-birthday lang. Tapos. Pero hindi yun ang, ano, hindi pala yun ang kwento. Ito na pala ang totoong kwento. Ang alamat ng Katol. Ayun, ano pala yun? Mali pala yung kwento na yun. So, ito na totoong kwento. Alamat ng Katol. Noong unang panahon, nag-aantay ang asawa na si Beth sa kanyang asawa. Dahil ano eh, gabi na kasi, hindi pa umuwi. Hanggang sa tumawag ang kanyang asawa. Tapos sabi ni, ang pangalan ng asawa ni Beth ay si Tom. Tapos sabi, Han, di ako makaka-uwi di pa ako makaka-uwi. Kasi naaya ako ng barkado kong manood ng movie ni Jimmy Santos. Tapos sabi ni Beth, ah, ganun ba? Ah, sige, anong movie ang pinanood nyo? Anong pelikula ni Jimmy Santos? Anong title ng movie ang pinanood nyo? Sa sine. Tapos ang sabi naman ni Tom, ang ganda na napanood naming movie ni Jimmy Santos. Ang title ng movie, Katol. At simula nung nagkaroon na ng alam.